Motos Battle League, maligta na. Magingay kayo para sa parating na laban, oh. Yan, maraming salamat syempre sa Crown Manila, Pastry Bay Force, sa R&B Acoustic Panel, sa Moto Vita, Jabbercom, Nisco PH, ilipin niyo yung shop nila sa Naik Cavite, sa JLH Hardware, at maraming salamat sa lahat ng mga nakasuporta dito. M-Lab, sila Source, yan, maraming salamat. God Bless Clothing, nandito kami sa tapat ng SM Bacoor. Ito, laban natin. Sa kanan, galing pa ng Valenzuela. Mag-ingay para kay Nego G. Bakit ang gulo na dito sa rap scene? Kalokohan naman din nyo napansin. Natabunan yung mga estilo at ang king. Dali nga nagpapaikot ay puro alter ego na lang din. Di ko sinisisi yung mga tito na aspin. Pero ganito yung mga tipo ng battling na dinahealthy. Kaya malamang senti ngayon si Kiko sa hardin. Natisaw-saw pa mga pabibo na matching. Mga tribo na hambing sa isa't isa. Di naman laman kung sino ba ang king. Pero sana nga mamit ko ang kambing. Para muldi ko'y may abiso naman rin. Kahit pa yung chance na makakulabo siya ay kansilabo na pag-asang may makaimbento na tigmamiso na vaccine. Nego G, Jackpot Music. Sa kaliwa naman, galing pa ng Antipolo. Mag-ingay para kay Archer. Sa buhay dun ay malalaman mo na ang respeto sa bawat isa ay dinabibili ng salapi. Kailangan mo na magkasama, makibagay sa lahat at tagapin lahat ay nagkakamali. Kabalikat, ano ka akibat, dapat ay balansi sa balikat. Di mo kailangan na makipagmataas akong pare-pareho lang naman ang nais na pagsikat. Di ba't iisa lang din naman ang bilang, di lang nakakasampa. Sulatin, iniambag, bilang din nang di lang nakaamba. Tandaan mo na mali ang gamitin ng tipa, ang karaniwang linyang nakaakta. Dahil madali lang, bagitin ang di lang magawa ay mga salita. Antipolo kalidad, Antipolo finest, lyrically passionate. Shoutouts 100 gig kay Russell, kay Ray Flow, kay Waway, kay Kuya Peter, kay Kuya Owe, nakasuporta sa akin yan, tsaka sa asawa at anak ko. Yeah. Shoutout sa lahat ng mga tropa nandito. Hindi na kami nag-coin toss, pinili ni Archer mauna. Unang banat para kay Archer. Yeah, judges, yeah, yeah. Pakinggan natin, tahimik lang, oh. Yeah. Hindi ka nakitaan ng potensyal nung unang tangkang pagsalang, wakang bagsakan, suntok pang baklang sampalan. Ako impact parang track nagbanggaan, kabisado ko rhyme scheme lahat ng sangkapan. All around walang paksang tsambahan, Tagalog or Ingles kahit rap ng lansangan. Intro lang walang punchline, pinakita ko lang nasa tugma, ako mas may better taste. Kasi pinamuka ko kagad mga letra kay letterface. Kasi usapang multi, isa ka sa tinitingala na parabang saranggo lang mataas. Pero pagdating sa tunay na husay, ako naman saranggo lang mataas. Pero bukang bibig niyan, isa siyang nakatagong diamante. Nanggagago ka ba pre? Di yan sinasabi, nakikita yung paghusay, subok na. Eto tinatawag na ginto yung sarili. Siguro dahil may kulay buhok niya. Kaya nga minsan napapaisip ako, ang kulit din pala talaga minsan ang mundo mo, Nego G. Bukod sa may pangbading kang melody, out of this world mga wordplay mo. Baka benta lang yan sa Mercury. Kaya wag nang magtaka kung ba't sa lugar mo di ka laging pasok sa inventory. Kasi sa Valenzuela, pagdating sa letrahan, binuhat lang yan nung A to Z. Oo, ikaw lang nakakaintindi ng mga sinasabi mo. Kala mo talaga content sa mga dinudurang laway ang lalim. Kasi panoorin mo ulit laban yun ni Kilan. Para kang rugby boy na nangaaway ng hangin. Bukod doon, meron ka pang best joke na talagang ambigat. Yung nag-fake joke ka, tas walang nag-react. Kaya sige, balik sa my beat. Buti pa doon, mga video mo ang daming views. Kasi sa acapella, ang weirdo na ng view pagdating sa video. Tapos kinaril pa niyang video battle. Pag pinanood nyo, kaumay. Kala mo may mga saltik. Di mo alam kung sardina sa lambat. Kasi parang tanga sa net. Kaya nga sa motos unang salang mukha nga yung naharang ata. Kasi tinapat ka kagad sa stilong pang-asarang bata. At least ako may mga bumaong linya, ganun pagkalabang pana. Ito kawawang yawa sa kanyang natamasang tama. Doon sa mukha lang mama na wala ng baga at mahabang baba. Kaya support ka pa magsulat, barabara ka lang pare. Pag ako sagara mga magarang pangragasa, kahit panlasa na para sa mga barkada sa kalye. Sa yung mga basic pang agara na pang atake. Ganyang pag sa katamaran nakasanay yung mga paraan. Sa pagkapa ng mga bara kaya ka para lang nakasarang para lang. Kasi nga walang klase. Woo! Saan? Hi! Unang balat, Ineto G! Yo! Welcome sa Hunger Games! Kaso tapos na yung Archer Days, ang larong to ay para sa mga gutuman lamang. Kasi alam naman natin na itong may panay, hugot at tutok at puro ang bala ang kaya akong bibitaw.
Dapat kang dumistansya para yung linya bumaon o sumugat laang. Kasi tanga pangalan mo na nagsabing wala ka namang magagawa dito sa tutukang laban, Motos Game! Yay! Ngayon anong mabibigay na patunay ng namamana? Hindi naman to archery fight. Eh ako yung mas may patunay sa namamana. Property rights, puta ang solid nitong inoper na battle ni Sight. Ating i-hype sa sobrang excited akong makabattle ni Archer B. Like. Mula Antipolo hanggang dito sa venue ng battle, B. Nike. Pagod yarn? Kaya pardon, Sight! Paano to naging clash of style? Eh, isa lang din naman to sa mga random type na kapag meron siyang bagong highlight na nangangarap na may mag-compile. Gagong bay! Ganito yung mga tipo na pag inaya ka maglabsong ay sarap replyan ang laking time. Pero dahil nga isa siyang humble guy, tanggihan mo man niya ng couple tries, puta pa plastikin ka pa rin niya ng gantong smile. Okay lang, Idol Nego. Thank you pa rin, pasensya sa abala. Putang ina mo ka! Apat na linggo yung naaksaya sa buhay ko, masakatuparan ko lang ang yung masayang pagpanaw. Kaya ikaw, kung sanay kang nagsasayang ng araw, ako nagsayang ng araw kasi Archer Badyaw! Ikaw yung numero unong MC dito sa Motus na wak. Ganito magiging itsura ni Michael Pacquiao kapag tuluyan na siyang nagpaka-focus sa rap. Pero mga iba, kasi pagtapos ko sa palasigaw na Kilan Labores, tinapat ako sa may mahina na boses na sa rima na obses. Na kung mag-multi, pila-pila, puro tira na pointless. So best. Natapat ka sa tunay na siga ng mga liga at contest. Home, guess, kaya iho, kung tingin mo dito, wala nang tinik sa'yo. Pwes di ka pa bonus. Oh yes, pakikitaan kita kung paano tumugma ng tila ba flawless. No mess, sapagkat sa ngayon nakuha abala sa arangkada mo parang ikay natikitan sa road test. Kitam, matik. Ganun yung extended motherfucking rhymes. Hindi tulad nung tinuro mo kay Kilan Labores. Eh kaya lang naman ako natalo dun, kasi yung rounds ko nun, hindi pa na-compress. Tsaka di rin na-pick up ng audience, pero puki ng ina. Pangako, this time I'll own this. Kaya kung nakapasok ka dito dahil sa Christian Panotis, ang pagpasok ko dito, inasahan ako yung big one sa North, bitch! Kasi puki ng ina, kitang-kita na kahit ano man yung i-alok ay sure sold. Tugma ang letter per letter, sobrang patok ang aking talent. Kaya pwede nyo akong tawagin pure gold. Kasi nga better than ever. Ganon mag-hypermarket. Habang ikaw, kadabitaw mo sa iyong palaso, paalam o patunay. Ironic na ako yung sumalo sa palaso, ako yung mas dahukay. Mas mahusay kaysa dati, I will make some diff. Pala, o kaya basta sanay ako sa graveyard ship. Sabi ni Xerxes, mapangaraw tong pang-araw na lintik. Pus itong panggabi may panggabi na para na bitbet. At last, kung si Vince Carter may nagawang talunan na 7-1, gets mo yung punto na to, bay. Kasi this Archer naman ang magiging talunan sa 7-1 ngayong 1 ng July. Yay! Time! Tapa kalawang balas, Archer! Kampiyon ka pala sa online battle. Nakita ko lang sa isang link. Kaso premyo 150, tama? Tas trophy ipapaprint. Pero walang kaso yun. Achievement nga naman galing sa rapper na laking Balenzuela, Tubong Malanday. Nung nag-champion to sa online battle, yung nanay niya nagpapansit sa buong barangay. Tigasin sa totoong buhay pag mag-a-apply, dala pati lighter. Mag-1-2-3 na lang sa jeep, nakatabi pa sa driver. Halatang lakas tama yung si tropa, ganyan pag sa pagdada mo na wili. Nakahubad tambay sa kanto, pag may napadaan, manggagantong dalire. Ang dami niyang pwedeng gawin, kaso pag wala na tong mapili, pag titripan mga bata, mangjajakol ng tite. Mangjajakol ng tite. Pasok sa selva, mga galawan mong kadire, at isa rin siyang hamog sa EDSA na nang babato ng ihi. Pero huwag kayo. Nabasa ko mga reply nito sa comment. Babawi daw siya sa muling pagsampa, promise. Kalaban niya, matitigok sa palo.
Sa isip ko, malabo, animoy kawawang nagpautang, may mabibigong pangako. Di ako basta, basta daanan. Ito'y gaya ng una mo na laban kung di ka rin update. Tung nego magsisilang ulit na parang reincarnate. Kung naalala nyo, Rare Mysterio may pasabog taong quarantine. Si Gago nakimaskara bilang letterface. Sabay dis kay Rare, kaso di siya pinapansin. Kaya ang ending, bigo. O baka ikay lapa. Kasi yung blast sa pagmamas na kilala, ikaw nung nagmas, mas lalong napahiya ka. Tapos sinabihan ka ni Kila nang walang diskarte. Tama naman diba? Kasi sa 10 taon mong pagrarap, nakikidaan ka pa din sa paraan ng iba. Ang punto, wala sa maskara kasikatan mo. Pag-isipan mo maigi kasi may ego ka sa pangalan, e ba't di ka magpakatotoo sa sarili? Kaya nagbabaka sakali na lang sa motus. Pero kamusta naman banatan nitong si Lodi sa Akalam? Wala. Ang boring lang naman. Kakornihan alam. Mala OG 1-40 pang badang halatang kokote yung konti ng laman mukhang monggi lang na prondi puro papogi lang sa kam. Kasi estilo na ito, kahit sino magtataray. Nang dahil sa wordplay, yung pass away, nagagawa niyang pass away. Tsaka ginamit na yung nirapido kay Acer. Ang pangit ng panlasa mo sa letra. Isa ka ding magdanakaw na lang ng wordplay yung wala pang kwenta. Madali lang yan. Madali lang yan. Basura nirarap mo, kaya ang totoo harapin mo, wala sa ganto, hinaharap mo. Tal. Putang ina! Preparadong preparado! Daman nyo sa obrat katha yung pagnanais. Kasi di pwede sa kanya yung basta ox lang dat nga. Sadyang labis, pero pansin mo ba? Na habang sumusobra ka na, nagiging olats na nga. Aba promise, kasi kahit saan kang mapuntang lokasyon, o okasyon, kadalasan yung sobrang handa na papanis. Panis. Kaya anong problema, tol? Bakit ka puso ng puso sa My Day ko? Salang yan eh. Baka trip mo yung rap name ko o inggit ka sa aming fam date, no? Well, don't just say no. Kasi even if you're talking, lalaruin ko lang tong R kay Do. Tsaka wag mo akong pinipiece off. You're just a piece off. Ah! Cake, bro! Kasi nga G-an eh! Mala-G-an eh sa kusian! Teto! Kumpo! E kumporte mo nga to, ah! Ready ka na bang ma-ar? K-O! Oh! Kasi pag sinabing punches at rounds na lumalamon, ako yung real Pac-Man. Para mong inilaban ng sapakan kay Tim Duncan, si Bill Jackson. Oo, depensa mo yung baklas sa left jab. Kit Thurman. Kaya sige lang atras! Step back! James Harden! Slantrice! Di ba idol mo si Saki? Kaya ngayon, sa tour na, siya'y kitang nalaos. E pwes ngayon, sa kakasaki mo, sa kilos at sa kisig, ay sakin ka magtapos! Pero malaking respeto dyan kay Archer. Sa totoo lang ang tawag ko dyan eh, boss! Master! Sir! Cap! Kasi ayaw na ayaw kitang madadown. Chair! Chair up! Down chair, chair up. O hindi para magbuhat ng bangko. Kasi balak kong paupuin ng matagal ang iyong batang inalokside. Sa kada barang isa po ko'y tamang-tamang ipang goodbye. Pero dahil siya'y namamana itong bata ni Lahok, puta ang sabi ko, dahil siya'y namamana ito'y bata ni Lahok, ay! Hawk, ay! Avengers, yung may pana. Eh, masayit naman kasi panay ka Dr. Strange. Yung bata mo tuloy, sobrang kinigilig na ako. Pwede ka namang mag-reference ng Dr. Doom o Dr. Octopus para naman mas may ititinta to. Kasi kung doktor ako ngayon, ako natitingin sa'yo. Puta, kung doktor ako ngayon, ako maniningil sa'yo! Kasi puro laet ang iyong gamit sa mga topic mo na writing. Masyado mo nang binabagsak yung poste ng pagmumulti. Sa sobrang sabit mo sa lining, pwede kang bumaliktad sa ibang estilo. Gamit ang palindrome o rhyme scheme o kaya kahit holo-rhyming kasi sobrang sinisira mo ni tatak natin, tol. Ang pangit mo ka-branding. Kaya putang ina, lubayan mo yung kakagaya mo kay Marlon Pizer. Puta, pardon me, chair. Carbon ang carbon ang putang ina, mukha kang tagakabit ng carbon sticker. Piling pogi pa ang puta. Masyadong filler. Eh, mas may itsura pa sa'yo yung bungal, pero gwapong streamer. Shoutouts, Idol Keeper. Isang gulab naman dyan, sir. Ako na bahala sa humble dinner. Yung track, kakagatin ng tao, promise. Title natin sa ating rap song, Teeter.
Puta, babantaan mo ako! Ako si Adolf Hitler! Ni hindi ka nga ata mananalo kahit kay Ralphson Miller! Di mo ako matatawaran! Ransom dealer o basa nyo halaga ko! Barcode reader o usapang music matagalan! Samsung speaker na panghabang buhay yung marka! Tattoo needle! Ito yung estudyanteng antukin dito sa classroom ni sir habang ako yung hands-on teacher. Ngayon kailangan ko ng sagot, tol. Bawal yung buzzer beater, kaya pinis or not pinis, pass your paper. Teka, kala mo tapos na ako? Pag-usapan naman natin yung wife mong cheater na mukhang car show stripper. Na always yosi trip while taking selfies, tang ina nakakasampong filter. Pero di ba iniwan ka na nun? Kaya sana huwag kang magtampot bitter. Ngayon ipapaalala ko sa'yo yung pagtalo sa'yo ni Double X kasi yung bobong X mo'y meron ng bagong mister. Tangina, saklap. Naturing ang apo ni Cupido pero yung puso ng kinakasama di man lang natagusan. Puta, di man lang kasi makapag-rockabay ng baby partida, tambay ka pa palagi niyan sa batuhan. Kasi nga adik ka, iniwan ka ng asawa kasi yung buhay nila sa'yo nasa aktong dapa. Kasi pangalan mo nga lang daw may napapamana, pero sa anak mo, wala! Ganun mangalungkat ng kalaban. Parang kawatan. Yung tipong kadabara, malamano, o wala ng awatan. Gusto mo na magic, biglang mawawala. Eto parang tanga lang. Ngayon tuturuan kita kung paano tumapos ng round sa... Jeez. Ano na ito? Alatang peke lahat ng info mo. Dinamay mo anak ko, tol. Meron ako diyang naka-ready na aribat na pangdiinan. Alam mo yung anak mo, hindi yun sa'yo, galing yun sa tamod ni Kilan. Yay, round 3. Pinakinggan ko isa sa mga kanta mo. Yung pinapatamaan mo mga prosting easy lang makama. Pucha, sumablay ka ata kasi kung walang mga pok-pok, edi wala ka palang asawa. Kasi minsan ka nang naging jejimon na nagkaanak din sa murang edad. Ano yung porket natauhan ka na bigla mong titirahin mga bagay o taong pinagdaanan mo panahong di ka pamulat sa realidad? Yan, napakakupal mo, di ba? O baka sabi mong di ka naging jejimon. Hinalungkat ko mga lumang litrato mo, meron kang nakamedyas na abot sa 20. Pati picture nyo ng asawa mo, nakaganto kayo tas may pulbo sa pisngi. Oo, parehas tayong pamilyado. Pero merong pinagkaiba tulad ng asawa ko suportado sa akin. Ikaw pagsusulat agad inaatupag pag sa trabaho galing. Kaya nga asawa mo bad trip na sa'yo, minsan sarili mo subukan mong pitikin bro. Kakaisip mo daw ng multi, dumarami na isipin nyo. O ano, patawa yung punchline? Kasi sinusubukan din itong mag-joke ng naka-multi. Sabi niya kay Kilan, ganito mga adik na pagtapos magdubi ang goal, eh makipu-trip sa birthday. Yeah! Yung tumawa isa lang tapos pilit pa. Kinang-inang leching yan. Huwag mong pilitin, tarantado, di ka effective dyan. Di ka effective dyan, pero sa kabila ng katangahan mo, wala naman talagang taong bobo. Kaya huwag kang madidepress. Isipin mo, yung mga walang pinag-aralan sa Amerika, nakakapag-Ingles. O diba napakasimple magpatawa? Patunay lang na sa gantong larangan, supot ka parepa. Wala akong pakialam kung mahusay ka sa acapella o may beat, basta mabit kita sa acapella. Iniwanan ka ng tatay mo dahil lang kung ba't naging lang tanggulay kanyang ina. Parehas lang tayo, pero sa'yo, sariwa pa, kaya mundo mo biglang nagunaw tang ina. Habang ikaw naninilip ng buhay ng iba, yung tatay mo may binubuhay ng iba. Kaya sige, buhay pa yung tatay mo, pero sa inyo wala nang pakialam, kaya nakaka-oh shit. Si Nego G, naguguluhan kung meron pang ama. Na parang agnostic, kaya sige, damdamin mo ang sakit habang pinapakitaan ko, kasi aking inuuga ilan sa kahinaan mo. Kaya eto ang naging laban na kung saan sa akin ka natuto, na pagdating sa pagsusulat, laging panapos ang punto. Archer Likup, ang pangit mo sa personal, pero sa video may appeal ka naman mga 3%. Nung battle nyo ni Cerces, para kayong mag-amang nagtuturoan kung sino na umubos ng liver spread. Nung battle nyo ni Kilan, pinagmukha kang teacher's pet. Tapos yung mga rounds mo kay Shanby, puta sayang sa internet. Sobrang dami mong filler shit. Dapat nung in-upload mo yung sir, naglagay ka nung nagsasign language sa gilid eh. Para mas ulul yung linya, di mo mai-intercept. Di mo mai-intercept. Linya, di mo mai-intercept.
Tangina na wala ako. Kasi sobrang nakakabingi yung katahimikan. Lalo yung debut mo kay Vicente, nakakatawang mapanood kung paano maging gulping-gulpi yan. Sobrang napagtanto ko na hindi pala porkit ka mukha mo si Giblas eh pwede ka na magmumulti-multi dyan. Habang ako, tanginang yan. Panoorin mo yung debut ko kay Kilan. Panoorin mo. Ayun, na 5-0 ako. Yeah. Pero I keep it proud. Kasi puta, resulta na mismo nagsabi na kung ba't ako na 5-0 eh, nadali ako ng kanyang 5-minute round. Sabi ko sa sarili, bawi. Ngayon na yung panahon para magbida. Shout out sa asawa kong sobrang laki ng motivation para sa battle na to, tangina. Kasi wag na wag ko raw hayaang mapana ako ni Cupido, baka makahanap ako ng iba. Loyal boss, bitch. Kasi tol, 2022 na. 570 na yung minimum, di ka pa rin marunong maglagay ng Gatsby sa buhok. Gatsby sa buhok. Archie na bugok. Konting shaggy at kulot pa, pwede mo ng koryohan sila Shanby at Klasgen ang budots. Ikaw lang yung bukod tangi dito sa motos na pagbumatel, panty ang suot. Grabe pa kurot. Kasi kung si Husky sa mukha yung panty na suot, ito si Archie mas tulok. Kasi suot niya talaga yung panty para maipakita niya kung gano'ng kaspanky yung balki niyang lubot. Pero teka, di lang sa bundok may ganto, pati din sa Antipolo if you go. Kasi if you go to Antipolo, you will see this if you go. Oo, nagbihes, nagpapogi, bumaba ng bundok sa pag-aakalang kaya niyang umistar. Puta kawawang batang sumugal na lisanin yung tuktok para lang malaglag sa pedestal. Malaglag sa pedestal. Lisanin yung tuktok para lisanin yung tuktok. Para lang malaglag sa pedestal, tapos ako yung itinapat para turuan ang kaniyang alay. Punapunahin kaniyang estilo na nagamit na ng ibang laway. Itama ka sa mga mali mo, yun lang ang tanginang pakay. Kasi di ako naparito para makipag-away. Motus! Ito na ba yung pambato nyo sa multi? Na may record na 1-4? Well, my height's not alike him. Kasi this archer na standing at 5-1, magiging 1-5 ang standing. Time, mag-iya para sa labay niya. Motus Battle League! Malipta na! Tangina, maging igaw para sa solid na laban. Maraming salamat sa mga nakasuporta sa amin online, sa mga nandito, sa mga MCs na pumunta. Kung di ka pa nakasubscribe, subscribe ka lang sa channel namin, Motus Battle League. Meron din kami Facebook page. Silip kayo dito sa God Bars Clothing Shop. Yeah, may bago kami design sa God Bars. Wordplay version 2. Ang boto ng Urado, nahirapan silang bumoto. Ang boto ay may isang bumoto ng Thai. So, ang boto 3-1 at isang Thai. Magingay para kay Nego G. Shout out kay Archer. Shout out sa asawa at anak ko. Ayun. Thank you. Shout out lang ako. Just. Sige, shout out muna. Yan, shoutout una sa lahat sa asawa ko kay Jim Aranya, I love you. Sa mga bayo kong malulupit, kay GN, kasama ko ngayon, si Kuya Robin at kay paring Robin Gonzales, medyo marami-rami to. Sa mga trabaho ko sa Laysan, sa buong team Ovenman, kay paring Pandoy na pinakamalupit sa lahat. Sa team Batching, shoutouts kay Edwin, kay Totot, kay Jomar Alberto, kay Ian, pati kay paring Steve. Siyempre hindi mawawala yung mga kapatid ko dyan sa Jackpot Music, sa CEO namin, Mr. Jude, kay Drex One, kay Bral, Unisys, J Plax, kay paring Merz, tsaka kay Papi Rosinjo. At huli, big shoutouts kay Sandrix Escobia, Kari Evangelista at kay Utol Parsua. Maraming salamat mo. Yo, Casper, fuck you King Rex. Sa Binoto. Binoto si ano, si Nego G. Round 1, round 2. Binigay ko siya ng lamang siya doon. Tapos round 3, binigay ko kay Archer. So ang naging botohan ko, 2 rounds kay Nego G at 1 round kay Archer. Salamat. Yun. Ay, bumoto ng tie. Nahirapan ako kasi first round, parehas naman silang malakas. Pero
Para, kumbaga yung starter ng Archer, binanata niya ng magagandang rhymes, tapos meron yung pana, babaon yung linya. Marami rin kasi talagang ano eh. Pero mas trip ko yung schemes ng Nego G. Schemes, humor, choices of words. So siguro, bigay ko sa kanya. Ewan ko kung recent si Bias ha, kasi sunod siya eh. Next siya eh. Second round, parang ganun din, halos dikit din. Pero, yun yung ano mo, parehas, kumbaga kay Archer, buo yung all three rounds niya eh. Tapos, kay Nego G, butol. Kumbaga kung di niya na, di siya nag-stutter ng, or nag-choke, choke yun, hindi yung stutter eh. Di siya nag-choke ng dalawang beses sa third round, siguro kanya na yun. Pero hindi mo rin naman pwedeng i-burayin yung first and second round niya, di ba? So, tayo na lang binoto ko para wala lang sakit sa ulo. Yo, Da Vinci, Articulo, RM. Binoto ko si Nego G. Una-una bakit? Siguro, lumamang lang para sa akin ng konting-konti si Nego G dahil pangalawa siyang bumabanat. Meron din kasing factor na ganun na siguro swerte ka rin talaga pag nahuhuli kang bumanat. Kasi every time na nagbumabanat yung kalaban mo tapos susunod ka sa round na yun, parang binubura mo unti-unti yung ginagawa ng kalaban mo. Pero meron pa rin naman ako bumoto para sa akin round 1 and round 2. Nakuha yun ni Nego G dahil siguro yung factor na yun. Tapos sa round 3, para sa akin binigay ko na yung kay Archer. Ang boto ko, 1 and 2 kay Nego G, third round kay Archer. Yun, tako mais, pero halos same lang din yung reason ko, round 1 and round 3 kay Nego G, round 3 kay Archer. Bali kasi pare silang nagmumuldi, tapos yun, inaasahan natin na magjo-joke si Archer. Pero nagawa rin ni Nego G mag-joke, kaya parang, alam mo yun, iisa lang, parang nagiging iisa sila, pero yun, mas dahil nga may factor talaga yung pagiging pangalawa ni Nego G, tinatabunan niya, tsaka yun talaga, mas bet ko talaga yung mga ano niya. Mas bet, panis. Mas bet ko yung mga bars niya. Yo, Red, mga tags, Batangas. Binoto ko kay Archer, round 1. Para sa akin talaga, napakahirap i-judge nung round 1 kasi talagang napakaganda ng mga basta lahat kung ano man yung mga binalat nila, pero kailangan akong pumili. Pero round 1, para sa akin, lumamang Archer, para sa akin yun. Round 2, doon din ako nahirapan dahil kay Archer, nahiwalay niya siguro yung joke, tapos yung bars, tapos kay Nego G, napagsabay niya. Pero kung bibilang para sa akin, gusto ko na lang sanang itay. Itay na lang, kaya tay sa akin yun. Round 3, medyo, kung para sa akin pa rin, para sa akin, Archer yung round 3. Kung sa joke bibilangin siguro, paano ba yun? Ano ba ito ipapaliwanag ng maganda? Pero yun, basta round 3 Archer para sa akin kasi kompleto yung rounds niya, buong performance. Kay Nego G kasi inaasa ko yung round 3 niya, parang talagang kung paano niya babanatin si Archer. Pero solid pa rin sa akin yun, kailangan ko lang pumili Archer para sa akin. Yun.